Hello guys, welcome back to another episode. For today's video ay share ko sa inyo kung paano gumamit ng pocket hole jig. Ito po siya. At guys, ito po yung ginagamit ko kadalasan sa paggawa ng cabinet. Yung brand po niya ay Craig. Ito po. Yan. At guys, napakadali lang po niyang gamitin. Ito po yung adjustment niya. Yan. Tapos ito yung lock and release. Kung na-secure na po. Ito yung release niya, may trigger po siya. Yan guys. Ito po. Tapos guys, dito ito yung adjust anong dip. Yan. Yan po. Nung sa screw po yan, sa screw. Yung dip ng screw. Yan po. Yan. At saka ito yung bit niya. Yan. Ito po yung stopper niya. Tapos dito po sa may stopper, may mga number po yan kung nakikita sa camera. Yan. 3/4, 1/2 katulad din dito. Diba may 1/2 din. Yan, lagyan lang natin ng key. Ito po yung key niya. Yan, aling key. Yan, luluwagan lang natin. Tapos i-adjust natin. Namumove po yan. Bali po, ito po yung stopper niya sa dito po pag nag-drill na po tayo. Yan, ganyan po siya. Kung gusto natin na mas malalim ng konti, i-move natin backward, i-release lang natin. Gamit itong key. Yan, ganyan. Gusto naman natin yung atang konti. Ganun din. Tapos yung pocket hole ko na to guys, may tatlong butas po siya. May sa center po. Ayan. May dalawa. Pero hindi po siya masyadong center. Yan. Kung gusto nyo dalawang butas, kung gusto nyo na magkadikit. Yan, ganyan. Okay guys, umpisa na po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano ito gagamitin. Let's go! Sa paggamit ito guys, bali ilalagay lang natin ng ganyan. Kaya natin gustong lagyan ng butas itong board o di man plywood. Tapos sabay lapitin natin para humigpit ng ganyan guys. Tapos make sure lang na naka-flush head sa likod. Ayan, ganyan. Tapos ilock na natin. Ganyan na po. Ayan, ito may lock din yan. Ganyan. Ayan, after natin ilock, ayan, babarinahan natin. Let's say dito banda. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan. Ayan po. Gusto nating dalawa dito. Ayan. Ayan. Tapos sa pag-release nito guys, ikutin lang ito. Tapos yung trigger ito. Ayan. Release na po siya. Napakadali po siyang gamitin. At napakabilis pong i-release. Yan, kung nakikita mo, may butas na po siya, dalawa. Ulitin natin dito sa kabila. Gitna naman natin. Ganyan. Tapos i-lock. Tapos, butasan. Tapos, i-release natin. Tapos, yung trigger. Ganyan. Ito. Release. Screw na po natin. Let's say 1 1/4 yung screw ang gamitin natin. Lagay po natin ang screw ng ganyan. Tapos i-flush natin. Yan ganyan. Okay guys, gawin ulit natin. Dito ulit tayo magbubutas sa may gilid. Yan ganyan. Yan. Higpit po. Ilock lang natin. Huwag natin masyadong higpitan. Plastic lang kasi ito eh. Baka mabasag. Tapos, lagyan natin ang butas. Let's say sa pangalawa. Yan po. Release. Tapos kalabitin yung trigger. Release na po yan. Ganun din dito. Yan, ganyan. Gawin ulit tayo. Tapos, release. Ayan. Ito po guys, kung nakikita nyo. Ayan. Kagandang gamitin po at napakabilis. Let's say dito natin itatago. Let's say dito natin siya i-screw. Ayan, ganyan. Sa gitna po. Gamitin na po natin yung Robertson na screw bit natin. Ayan.
Yan na po guys. Nakatago na pong screw. Instead na mag-screw po tayo dito sa labas, dito, instead na mag-screw tayo papunta dito sa board na ito, yan, dito po natin siya i-screw sa loob. Ito po yung purpose ng pocket hole. Kung bakit may pocket hole jig. Yan. Ito po yung purpose yan. Para itago yung screw. Yan. Hindi po siya makita sa labas. Yan, ganyan po. At guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha naman kayong idea kung paano ito gamitin. Kung paano gumamit ng jig. Yan. At kung bago ka pa lang po sa channel nito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kaya upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!